okay na sa tropa niya, adi doon ka na sa kanya. So hey, it's me April and welcome to my YouTube channel. So for today's vlog guys, is magbibigay lang ako ulit ng tips kung paano kayo magugustuhan or kung paano kayo mapapansin ng mga crush nyo. Una-una, di ba karamihan naman ng mga kabataan ngayon ng mga high school mga bagets, it's nagkaka-crush sila sa mga di naman nila kilala, mga nakasalubong lang nila. So ang unang tips ko nga is yung kailangan malaman nyo muna yung pangalan niya. Syempre, ito yung pinaka basic mo. Kailangan unang-unang gawin mo para mas, ano mo yun, lumevel up yung chance mo kay crush. Kasi kung hindi mo naman siya kilala, paano mo siya mapafollow sa mga social media, sa mga, kung paano mo siya makakwento sa mga iba na pwedeng kakilala siya, di ba? Kaya kailangan malaman mo muna yung pangalan niya. O pwede rin malaman mo yung school niya, malaman mo yung bahay niya. Pero huwag muna kayo sa bahay. Pwede na! Pero huwag muna yung bahay-bahay kasi nga baka sabihin nun magnanahaw ka lang sa bahay niya. Kaya punta muna sa pangalan niya, saka sa school niya. Para alam niyo yung baka meron kayo doon kaklase na, di ba, mas makakatulong sa inyo. Kaya, so nga, after mo malaman yung full name niya, i-add mo na siya sa social media. Sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, mag-follow mo na siya. Kasi di ba ngayon, sobrang teke na ng mga kabataan, sobrang teke sa technology kasi mas mapapadali kang mapalapit kay crush, mas mapapadali mo siya malalama, i-stalk, masubaybayan araw-araw, di ba? Pero guys, pag add mo siya sa Facebook, wag naman tuloy-tuloy na isang add lang agad yung Facebook, Twitter, Instagram. Syempre mapapansin niya agad yung baka sabihin niya, sino ba to? Ganto. Diba? Kaya kailangan ano lang. Halimbawa, ngayon Facebook. Bukas, Twitter. Sa isang araw, Instagram. Hinay-hinay lang. Pwede na! Kumbaga, step by step tayo. Wag tayo yung post andun na agad. Kailangan hinay-hinay lang. Ang next tip naman natin is yung bigyan mo siya ng sticky note message. Kasi diba, parang ang saya sa feeling pag may nagbibigay sa'yo ng sticky note na may encouragement, gano'n, na parang you feel special. Kasi diba, parang wow, may nagkaka-admire sa'yo, halimbawa gano'n. Tapos, halimbawa na lang, kung feel mo pangit yung araw niya, tapos kaklase mo naman siya, bigyan mo siya ng note na lagay mo sa desk niya, tapos pag nabasa niyo yun, diba, parang magdang question para sa'yo. O kaya naman, pwede naman pag sa umaga, agahan mong pumasok, tapos bigyan mo siya ng parang magandang message para sa positive view, para good mood siya sa buong araw, parang ganon. Sobrang nakakakilig kaya pag may ganon, diba? Tapos nga pala guys, paano kung walang social media? Diba? Oo nga, diba? Minsan kasi diba, pag naisip natin, pag walang social media, sabihin na, weird to, ganon. Pero, syempre, kung wala siyang social media, adi maging friendly ka sa personal. Kasi, di ba, mas okay nga yung friendly sa personal kesa sa social media lang. Kasi, parang mas maganda yung intention mo sa isang tao kung sa personal mo siya kinakausap, hindi lang sa social media. Kasi sa social media, ay sobrang daming ano na mga yung parang mga gumagamit lang ng mga account, pero hindi naman pala talaga. Kaya, kailangan, kung walang social media siya, adi personal, be friendly, yun. Kasi parang mas makaka-appreciate din yung sa personal ka kinakausap na isang tao. Next naman natin is yung eat with her, him. Kumain ka kasama siya. Halimbawa na lang dito, kung tropa mo naman yung crush mo, sobrang simple na lang ito para sa'yo. Pero huwag mo naman ihalata na parang gusto mong makipag-date sa kanya. Halimbawa na lang, sabihin mo siya, uy, kumain ka na. Tapos pag hindi, di ba, chance mo na yon. Tapos halimbawa na lang, hindi mo siya close. Ang gawin mo na lang is yung kumain ka kasama yung marami kayo. Ganon, para hindi halata na siya lang yung gusto mong makasama. Pero at least nakasama mo pa rin naman siya, di ba? Ang next naman natin is yung mag-react ka sa social media niya. Halimbawa, puso-puso, haha, angry, ganon. Kasi di ba, parang mas napapansin ka niya kung palagi ka nagre-react sa mga posts niya.
Pero guys ah, pag nakakatawa naman yung react, yung post o shared ng mga crush nyo, huwag nyo naman i-like lang. Ihatan nyo kasi pag nilike nyo lang yan, tapos kayo lang nag-iisang nag-like, parang unfriend ko nga yan, parang gano'n kasi. Kaya pag nakakatawa, haha. Pag nakakalungkot, sad. Pag nakakagalit, angry. Pag nakaka-love-love, di pusuan nyo, di ba? Pwede na! Next naman is yung tropahin mo yung tropa nyo. Ito yung isa sa pinaka-dapat nyong gawin. Kasi, dahil din sa tropa niya, pwede kayo mas maging maging close, pwede kayo mas magkalapit dahil sa tropa niya. Kasi nga, limbawa nga yung tropa niya, tinutukso-tukso ka, diba? Mas magiging magkalapit kayo. Pwede na! Limbawa, close mo na yung tropa niya, mas malalaman mo kung ano ba yung favorite niya, ano ba yung mga ayaw niya, ano ba yung mga hobby niya, ano ba yung mga gusto niyang gawin sa buhay niya, diba? Kaya kailangan talaga, tropa mo din yung tropa niya. Tapos, dagdag points kasi pag halimbawa, swak kayo na ugali ng mga tropa niya. Kasi parang check ka sa tropa niya. Okay na sa tropa niya, adi doon ka na sa kanya. So, yun nga guys, sana nagustuhan yung video na to. At kung may mga other question pa kayo or mga gusto pang ipa-advise is mag-comment lang kayo sa baba kasi sasagutin natin yan sa ating mga next vlog. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe to my YouTube channel. Yun lang guys. Bye!